Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Mainit ng inaantabayanan ngayong araw ang tunggalian sa Game 7 ng NBA Finals ng Miami Heat at San Antonio Spurs. Kung ang ilang NBA fanatics ay kabado sa magiging resulta ng laban, iba ang pananaw ni Tim Duncan. Ayon sa kanya, wala siyang nararamdamang kaba sa finale ng laban dahil ginagawa niya ang lahat ng preparasyong kinakailangan. Hindi naman nakatulog si Miami Heat star LeBron James para sa laban mamaya. Ayon sa kanya, malabutas ng karayom ang kanilang dadaanan upang makuha ang back-to-back NBA title. Aminado siyang malakas ang Spurs at hindi rin ito papayag na hindi manalo sa laban. Ayon naman sa PhilAm coach ng Miami na si Eric Spoelstra, huwag masyadong ma-excite ang grupo. Dapat umanong mag-focus sila sa laban upang makuha ang inaasam na tanggumpay. Kaya mamaya, malalaman na natin kung sino sa dalawang koponan ang magwawagi. Miami ba o Spurs? Sa boxing, hindi maisasakatuparan ng kampo ni newly crowned IBO Junior Bantamweight Champion Edrin Dapudong ang asam na dito sa Pilipinas magsagawa ng first title defense. Ito'y dahil inaatasan na sila ng Golden Gloves Boxing Promotion na magdepensa ng corona sa Africa. Katapat si hometown hero ko si Nathy Joye. Ang karagdagang detalye ihahatid ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Pagay na is makabawi ni South African promoter Rodney Bergman sa kahihiyan na inabot ng kanyang fighter sa kamay ni Filipino World Champion Edrin Dapudong. Ilang araw matapos ang kanyang huling promotion ay ipinarating agad ni Bergman kay promoter Manny Piñol na kailangang idepensa ni Dapudong ang IBO Junior Bantamweight Belt laban kay South African Nico Sinati Joye sa August 31 sa Johannesburg. Noong linggo lamang ay pinatulog ni Dapudong sa first round ng kanilang title clash si South African Gideon Buthelezi na ikinagulat ng hometown crowd. At dahil tila hindi matanggap ito ni Bergman, ay agad niyang inayos ang unang depensa ni Dapudong kontra Joye na isang dating minimum weight world champion. Plano sana ni Piñola sa Pilipinas gawin ang unang title defense ni Dapudong. Aminado naman si Piñol na may tatlong fight options ang South African promoter sa kontratang kanilang pinirmahan. Ibig sabihin, karapatan ni Bergman na isagawa ang tatlong title defenses ni Dapudong na maaari niya lamang bitawan kung bibilhin ang rights nito. Of course, may mga option tayo dyan na pwedeng exercise. Bilhin natin yung option nila. Pero as of the moment, well, hindi pa naman ganun kasikat si Edwin para magiging interesado yung ibang malaking promoters. So talagang positive tayo siya. Sa ngayon ay nasa North Cotabato si Dapudong, ngunit inaasahang babalik na ito sa training sa susunod na linggo. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. Sa basketball, hindi natitinag ang pinuno ng Basketball Coaches Association of the Philippines o BCAP sa pagdagsa ng mga foreign mentors sa bansa. Ito'y dahil tiwala siya na hindi kayang pantayan ng mga dayuhan ang coaching talent ng mga locals. May report si Keisha Halili. Isang malaking hamon para sa mga homegrown talents ang pagdagsa sa bansa ng mga foreign coaches na tumatayong consultants ng ilang PBA teams. Ayon kay Basketball Coaches Association of the Philippines President Chito Narvasa, sa patuloy na pag-angat ng popularidad at kalidad ng basketball sa bansa, hindi aniya maiiwasang dayuhin tayo ng mga foreign mentors. Pero naniniwala si Narvasa na sa bandang huli, mas maging ibabaw pa rin ang angking galing ng mga Pinoy coaches. Ganun talaga eh. Diba? Talagang gumaganda yung ating basketball dito. So, parami gusto rin magtrabaho rito. It should encourage more coaches sa atin to that level di ba? Eventually, the Filipinos have to step up Kita mo naman, mga nandito, bubuta rito, hindi naman talaga makapasig. Filipino pa rin talaga ang magaling. Isa sa mga tinura ni Narvasa na Pilipinong may natural coaching talent ay si Miami Heat coach Eric Spoelstra. At sa kaso naman ni American mentor John Todd Pervs na napabalita ang kukunin di umano ng Petron Blaze Boosters, nagpahiwatig si Narvasa na hindi sila maghihimasok dito kung ang job description ay consultant. Pero ibang usapan na aniya kapag head coaching job ang lalagdaan ng dating Indonesia Warriors bench tactician. Hindi namin saklo yan kasi temporary
salary in nature lang naman ang mga trabaho niyan eh. Hindi kami makakagalaw dyan. Apo. Well, lang, di ba, mga ganyan, mga foreign consultants, kasi sino pwede kumuha niyan eh. I would look at it as something that should inspire the Filipinos to become better. Ang BCAP ay lupon ng mga coaches sa bansa na naglalayong ipagtanggol ang karapatan ng mga homegrown talents. Para sa Good Morning Boss, Keisha Halili, PTV Sports. At yun po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para...